Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito. Wala akong may content, kaya nandito ako. Yung mask ko. Ginagamit ko pag nagta-travel. Tapos, ito na lang yung mga natira ng hahakutin namin. Yung mga kitchenwares, yung mga nandito. Ayan. Tapos, nandun din. Sa baba, dun. Dun. Madilim kasi nandito yung bag ko. Yung suitcase ko. Tapos ito is okay-okay ang laman niyan. Bigay sa akin kahapon ng kapatid ni mama. Tapos ito din. Meron pa dito. Yan. Hahakutin pa yan. Tapos yung mga nandito wala na. Ito bag ko. Tapos ito kasi ginagamit pa. So nandyan pa yan siya. Tapos ang ginagawa ko today is ta-da! O, diba? Mga books ng alaga ko, sinosort out. Kasi, pinilian na yan. Yung mga hindi niya gusto, yung masyadong BBH. Pinamigay na, kinuha kahapon. Tapos, yan, ang dami niyang libro. Yan, isang shelves na yan. Tapos, dito sa kwarto niya, isang malaking shelf din. Yun siya. Yun, may mga libro pa. Yan, hahakutin yan lahat. Yung bali, yung hinakot na, ano na ba yung nahakot namin? Yung mga handy na appliances. Yun, nalipat na namin yun. Tapos yung mga hangers, tapos yung mga toys ng alaga ko, nahakot na namin din. Tapos yun dun yung laptop ko nagbi-play. Ang tawag dito. Yan mga paintings, mga ganyan. Tapos yan mga laruan pa ng alaga ko. Yung box na yan is laruan ng alaga ko. Tapos yung mga bags ni ma'am. Diyos ko, nahakot na din ni sir yung mga bags ni ma'am. Pero ito kasi naiwan kasi nilinis ko kasi nagmo-mold siya. Tapos yung mga paintings ng alaga ko, kailangan pa din namin ilipat yan. Tapos itong kabinet ng alaga ko, nandyan pa yung mga damit niya. Tapos yung mga toys ng alaga ko, yun siya. Yan. Tapos yung sandamakbak na toys ng alaga ko, nandyan pa sa taas. Binaba ko na yan. Diyos ko, ang akala ko naman, hahakutin na namin. Ay, hindi madesisyonan. Maliit lang kasi yung bahay namin dun. Bahay nila, hindi bahay namin. Ano kasi, dito maluwag na din. Nahakot na namin yung iba dito din. Yan, mga empty suitcase na yan nandyan. Tapos, yan, mga walang kwenta na yan. Tapos, konti na lang dito. Inano na namin para maliwanag-liwanag ng konti. Pero madilim pala kasi hindi nakailaw. Nakasarado yung ano. Para pag may tumingin. Kasi, ay nako, 3 years na yata itong nasa market, itong bahay na to. Hindi pa rin mabenta-benta. Tapos, ano pa ba yung kwenta ko kanina? So yun lang naman yung makwento ko pala. Tapos ngayon pala is, yun, nakapaglaba na ako, nakapagplansya na ako, tapos dapat uuwi na ako sa kabilang bahay. Kaso, nag-aantay ako ng magpipick up ng piano. Kasi kaya kami nahirapan. Kasi nga, and dun pa nga yung ibang toys. Hindi ko na inakyat ulit dun. Kasi, akala ko nga hahakutin na namin. Eh, hindi mahakot-hakot kasi maliit yung bahay doon. Nasa 600. So, 600 lang yata. Kasi yung bahay na yon doon sa kabila, tawag dito, binili nila yon para paupahan. Tapos, before pandemic, may umuupa doon. Tapos umuwi o umalis na.
Kaya yun ang si among lalaki lang naman ang nandito. Kaya ano, gusto niya doon na lang siya, tapos ibenta na tong bahay, tapos yung mag-ina yata is wala ng balak mo. Tapos yun, wala kaming mapaglagyan ng mga gamit. Kasi itong bahay na to is 1,600 yata to square feet yung area niya. Tapos yung lilipitin is 600 lang, tapos ang dami-daming ano, dami-daming abobot. Kaya yung mangyari dun sa ano, dun sa tawag niyan, sa piano, dun dadalhin sa bahay ng nanay niya. Eh, di ba nga ang sikip-sikip na masikip na din dun. So, ang ginawa namin, ay nako, nagtapon kami ng mga abobot din nila dun, nagtatapon kami. Kaya mas lalong, ano, mas lalong nadagdagan yung trabaho ko. Kasi, nagsusort out kami dun sa kabila, tapos nagsusort out din kami dito. Yung nandun pa sa lilipatan, hindi pa na-sort out. Kasi yung hakot namin dun is tinatambak pa lang dun kasi wala pa namang nakatira dun. Tapos, ano pa ba iba kong kwento? Andyan pa yung mga damit ni ma'am ko. Diyos ko. Ang lalaki yung mga kabinet dyan. Tapos ang tambak talaga ng damit dito. As in. Kaya ngayon sa akin, napasubo talaga ako nung sinabi niyang, hakutin mo na yan sa'yo. O yun, nilabas ko na ng bahay yung mga gamit ko. Konti na lang yung natira. Tapos yung suitcase na lang. Ay, nako naman talaga. Tapos ano pang iba kong kwento? Wala naman na akong maikwento. Basta magdami. As in talaga. Ewan ko. Tapos itong mga ano, baka hindi na to dalhin. Kasi wala talaga itong mapaglagyan dun sa kabilang bahay. Kasi dun sa lilipatan, meron ding fridge dun. Pero maliit lang, siguro mga 3/4 lang nito. Tapos yung, ay nako, di na niya siguro yan dadalhin. Uy, ginuok ko. As in talagang namumroblema kami sa ano. Ang problema kami sa lalagyan ng mga gamit. Tapos, ito, yan. Pinto, yan. Ano yan siya? Kabinet din yan dyan. Tapos, ang nilagay dyan, ay, yung mga gamit ng nanay na amo ko napatay na nandyan sa taas. Ay, hindi man lang itinapon, ewan ko. Tana ko, meron pa pala ako dun. Sa akin yung pink na yun. Tapos yung, meron pa, yan. Ang laman yan is yung mga emptiness suitcase din. As in talaga yung buong, simula dyan, papunta dun, meron yung laman. Imagine, oh. Yung talaga, hindi, kaya nga din hindi ako maano, kasi, yan, tulad ng yung mga libro. Pinalabas niya sa kabinet. Tapos mamayang gabi magbi-video call, tapos isa-isahin yung titingnan ng alaga ko kasi nga nasa UK yung alaga ko. Isa-isahin yung titingnan yung libro, tapos sasabihin niya dun sa tatay niya kung ano yung ikikip. Yung ganun. Kaya pahirapan siya. Tapos yun. Tapos mamaya na naman yan, ipabalik na naman niya yan dun sa shelves. Ay. Tapos, naabutan pa kami ng constant checking ng ano, ay compulsory checking ng pinto. Yung mga halaman ko, pinatanggal na niya doon. So, binaba ko na. Tapos, ay, pinto naman. Hindi pala pinto. Yung bintana, pinapacheck. So, tapos na kami mag-check. May worker na pumunta dito nung Sabado. Pinalitan na yung mga sirang locks. Yung mga ganun. Pinanapalitan na.
Tapos yung pagkain ko, ito, ano to, galing to sa kabilang bahay, yung edges ng bread. Lulutuin ko sana dito, kaso, inubos ni sir yung itlog ko. So, wala na akong itlog dito, kaya hindi ko siya maluto. So, dadalhin ko na naman siya dun sa kabilang bahay. Wala naman na ako may kwento na, kasi, yun lang naman yung ginagawa ko dito, maglinis, hindi nga ako masyadong nakapaglinis na kasi nga dahil dito. Ayan. Inantay ko na lang talaga yung ano. Ang sabi kasi ano. Oh. 2:45 daw pero mag-alas 3 na wala pa sila. Sana yung mga yung maghahakot ng ano. Maghakot ng piano. My goodness. Tapos ang ano pa, kasi yung room dun, yung room na lalagyan ng piano, dun ako nagmamasahe kay Lola. Tapos, ay basta sobrang sakit niya kung yung bed nandun, tapos yung piano na yan nandun. Ay, as in talaga siguro magtagilid kapag naglalakad doon. Kasi sobrang sikip niya talaga. Kasi sobrang liit niya. Imagine naman, 600 square feet tapos dalawang room. Dalawang room na maliliit. Yan. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga. Ewan ko kung hindi sumakit ang ulo ni sir sa pag-figure out kung saan ilalagay. Kasi may mga, matami namang ano, pwedeng i-dispose. Kaso yung si amo kong babae, ayaw niya masyadong nag-dispose ng gamit. Kaya nga yung mga ano, yung mga damit nga ng nanay niya, yung nanay niya namatay nung 2012 pa. Tapos yung may ibang damit na na-dispose namin nung few months ago pa lang. So, I think yun lang naman yung kwento ko. Walang kwenta naman tong vlog ko. Walang kwentang vlog. Kasi hindi nga ako makapag-ikot dun sa labas. Kasi kanina nagmamadali na ako dito. Kasi hindi ko alam kung anong oras sila darating. So, kailangan kong maglinis na. Kailangan tapos na ako. Pag dumating sila dito, kailangan tapos na ako. Kasi sasabay ako sa kanila. Papunta dun sa kabilang bahay. Tapos, yan. Natapos na nga ako. Wala pa sila. Alas 3 na. So, I think yun lang, guys. Salamat sa panonood. Bye!